magandang hapon sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Bakal. Ang bisitahin po ang pamilya po na ito. According po sa aking nakausap, ay nakakaawa po kalagayan. Mabuhay po kayo lahat. Welcome back to my channel. Brother Paz. Shout out Edna Merlusa. At Edna Vlog. Karaig Pe. Lu. Honey Lu Gold. Linda Minter. Shout out. Herman Tanaka. Bido Society. Tita London Biscuit. Kamalong sa balik yung TV. Huwag po natin kalimutan. Siyempre po, ang kamalang kalingap. Kuya Bal Santos Matumong at Edna Vlog. Yan isang mapagpalang hapon sa atin at dito po tayo ngayon sa pangal. Bet-bet. Yan, magandang umaga. Ikaw ba yung bet-bet? Bet-bet. Kumusta naman ang buhay? Anak mo? Ilan ang anak mo? Apat ba? Apat ba? So ano yung kinabubuhay mo ngayon? Yun lang po yung sa purpose po ang pinapangalan. Ilan taong ka na? 32. So yun lang ang kinabubuhay mo. Kumusta naman yung sarili mong bahay ito? Ginawa lang po yun ang ano. Pwedeng pumasok? Pwede. Tingnan natin. Ginawa lamang po yun ang yan mga kalingap. Andito po tayo sa bahay ni Deddel na ito po yung kalagay ng kanyang bahay. Butas-butas. Doon po yung mas lalong maganda. Ito po yung bahay. Kinampunan yung mga kalingap. So ito po yung tinuro sa akin ni Kagawad para po bisitahin. At tingnan. So mga kalingap, nakakaano nga po yung kalagayan. At ito po, apat pala ang anak niya. At siya po ay iniwan na ng asawa niya. Namatay na pala. Namatay. Yung unang asawa, iniwan. Kasal ba kayo sa unang mong asawa? Hindi po. Ito, aray. Itong pangalawa, live-in din. Siya. Ay, kasal. Kasal naman kayo sa pangalawa. Mas legal pala itong namatay, ano? So, ilan ang asan yung mga anak mo? Wala po din. Na-school lang. Na-school po lahat. So, kumusta naman ang buhay, ha? Sa ngayon? Ha? Kumusta naman ang kinabubuhay mo? Okay naman. Kumikita ka naman. Ano ba pinaghahanap buhayan mo? Nagkakabala. Well, at least meron kang pansuporta, no? Pambihira lang naman Pambihira po lang yun. Pambihira po yun sa tatlo. One year isa. Isa po, tatlong taon. Pwede akong pumasok? Pwede po. So, ito po yung bahay ni Del. Ayan, ito po siguro ang kwarto nila mag-iina, oh. Walang sapin, matutulog lang walang sapin, kawawa naman. So, nakakalunos po kalagayan. Ano sasabihin mo pag natutulog ka? Yan po. Tapos ilang kayong magtatabi dyan? Bali po lima po. Lima eh, dapat meron pang kahit man lang sana plywood ba eh, patong nyo kaya karton kasi wala pa pong pandini. Malamig sa simento yan, malamig sa bata, baka magkaubo. Ilang taon ang pangalan mo? Mga 12 na po ngayon. Puro lalaki? Babae po lahat. Puro babae lahat? Mga nag-aaral? Eh, kumusta naman ang buhay mo ngayon? Mabuti po lang sakit. Sakit nga po yung anak ko, mangungulang mga sakit po. Praise God, no? Pero sana, kuhan yung pagka matutulog kayo, kasi simento di mo masabi, malamig yan sa likod. Kung mayroong mga karton, mag-provide ka ng karton for the meantime. Para paglagyan nyo ng ano sa pin, kasi sa akin, hindi ako tumatagal pag sa simento. Inuubo agad ako pag damagla ako na hindi nahiga sa simento. Walang sapin. Umalaga, Dit, lumalabang ka. Siyempre, may nagsabi sa akin na wala ka nga daw asawa. At the same time, kung kailan lang may trabaho, doon lang magkakapera. So, ano naman ang ginagawa mo sa halimbawa, nagkaroon ka lang trabaho, ano naman ang ginagawa mo?
paano mo napagbabudget? Hindi rin po siya nakapag-aral ay, kaya hindi siya maka... Ang mahalaga, marunong ka naman at masipag ka naman, masikap. Marunong ka naman siguro mag-gamas-gamas, maglaba-laba. So yun lang po ang gawin natin. For the meantime, malay nyo po, meron pong viewers na mahabag sa kalagayan mo, makatulong sa iyo. So pwede kang manawagan. Ay, ako man po, kaya ko naman po tumulong, hindi nga lang kalakihan. Kasi hindi naman po, hindi naman po malaki ang bisko. Bahayo. So, apat po sila. So, ito yung kusina. Yan po, ito po yung kusina. Yan, mga butas po, pag umulan, basa din po sila. Ito po yung CR. Talagang. So sana po may mga mahabagin puso dyan na maawa sa kalagayan na mag-iina. Kumusta naman yung pagpapaalal mo sa iyong mga anak? Saan ka kumusta ng ipinambabao nila araw-araw? Ay, kahit naman po yan ay kaya po kahit wala po silang baon, napasok pa rin po sila. Oh, maganda, ayun lang ang sikapin mo, mapag maitaguyod yung mga anak mo. So, yung pinaka pangalan, anong grade na? Grade 5 po. Lahan ba sila nag-aaral? Yung kung bunso ko lang po, hindi pa po nag-aaral. Nasaan ngayon ang bunso mo? Nandiyan po sa grade po, kasama po ng kapatid. Pali, ilan sila? Apat? Apat po sila. Nasa unang asawa mo ilan? Dalawa po. Tapos ngayon dalawa kasi kambal, ano? May kambal po ang patay ng isa. Bali, tatlo na lang pala? Bali, apat na rin po. Lima sana. Lima sana po yun na matay. So, wala kang kamag-anak dito? Sila po. Meron po. Ay, siyempre naman po, may kanya-kanyang anak po. Ay, yung anak dun sa ano, dun sa una, bali, nagsusuporta din po kami sa kanila. Siyempre, wala na nga po yung asawa. Iniwan siya. Yun, nabibigyan namin kahit pa paano. Pagkatapos, yung anak nga po niya, ay di pinabinyagan po naman ang fiesta. Oo. Pagkatapos, kung ano, yung ibinubuhay niya sa mga anak niya, yung pakunti-kunti lang yung 4-piece. Eh, kumusta naman po, ate? Meron kayong 4-piece? Meron po. So, ilan po ang nagbe-benefits ng 4-piece mo ilang? So, malaking tulong na rin yun, ano? So, salamat na lang may 4-piece pala. Talagang ganyan ang buhay. Kailangan natin pagsikapan para mabuhay tayo. At the same time, mahalaga yung sa kabila ng kalagayan mo, andun yung pagsis-makeup mo. Although ang kinabubuhay mo lang kung kailan lang merong ano tawag nun? Pag merong dole, may trabaho. Pag walang dole, walang trabaho. Sa isang baon, maaring wala. Eh, kumusta naman ang kinabubuhay mo? Bukod sa pagdodole mo, ano ba ang extra alam mong trabaho? Tulad yan, sabi mo nga, kumain daily kayo, di ba? So anong bukod sa pagdodole, anong alternative na trabaho ang alam mo? Yan po ay nagkagayon din po. Kung gawa po ako may mga tanim po ako. Ano naman mga pananim mo? Yan po ay minsan gabi po. Kanina nag-anim po ako. Ayun ang naging pantawid gusto mo. At least nagsisikap ka. So, bukod doon, sa pagtatanim, ano pa mga alam mong panabuhay? Halimbawa, marunong ka bang, for example, ano, halimbawa lang, hindi naman sinasadya pagkakataon. Malay mo, ano? Minsan po, naglalago po ako ng isda para lang mayroon akong ibuhay sa mga anak. Ganun talaga. Pero bihira lang din. Bihira. So, talaga nakakaano nga po, unang ula, single mother kayo, ano? Pangalawa, bukod sa ano, eh, siyempre talagang kailangan pagsikapan kasi apat nga sa palay anak mo, no? Apat po. Kumusta naman ngayon yung pang-araw-araw mo? Meron ba naman kayong maisasain? Ha? Meron pa lang po. Nakakain po ako naman.
Ba't parang malungkot ka? Alam. Ha? Nangutang ka kanina. Nangutang ka? Opo, para po sa agay naman po yung Fortis. Nangutang. So, sila pala yung mga anak mo yan? Yan po. Mga kulot, ano? Mga... So, ayun na pala, ayun yung isa. Ayun siguro yung bunso mo, ano? So, ito po mga kalingap, yung kanilang bahay, oh. Pinapunta, sinamahan po ako ni Kagawad para kumustahin at tingnan kung ito ba'y papasa sa ano ni Kuya Bal. Kasi meron po siyang apat na anak, single mother lang, at the same time, yung pong bahay niya pa, talagang kailangan na pong palitan ng bubong. At kailangan na po talagang kahit pawid ay mapalitan para bago dumating po yung tagulan ay magkaroon na po siya ng maayos at magandang matitiran, kahit po pawid man lang sana ay mapalitan. So siya po si Det, ano? Kahit po lang po yan, mga gabok na rin naman po yan. Oo nga yan, no? Ito kailangan na. So, mga butas-butas na po, mga kalingap, yung kuhan, yung pawid, so palitin na rin po. At hindi naman po ito magagawa ni ate, kasi nga ako ay single mother lang siya, wala naman siyang pinagkukunan. Kanyang inaasahan lamang po ay mapalad na pag siya ay nakapagdole, or either na yung inaasahan niya yung sa purpose po. Pero sa palagay ko, hindi po kakasya. Kaya nakakaawaan po yung sitwasyon ni ate. Ate, meron ako ditong, actually, ang pera ko, 400 lang, oh. So, yung 200, ibibigay ko na sa iyo. Para meron kang pambiling bigas, kahit pang ulam. At least, kahit papano, siguro, makakatulong na yun sa iyo, ano? Opo, salamat. Pasensya ka lang, kasi unang-una, medyo mahina ang bus ni brother paas, eh. Pero kahit mahina, nagpapatuloy ako. At siguro pag lumaki ito, makakatulong ako sa'yo. Sakasakaling pala rin na may maawa sa kalagayan mo bilang isang single mother. Pero masasabi ko lang, magsikap. At the same time, tama yun pag wala kang ginagawa, tanim-tanim ka ng mga gulay para may anihin ka at may maibibenta ka. Oh, kasi libre naman sa barangay yung mga gulay at ano, pang-talim, eh. So, malaking tulong yan sa'yo. Pero wala naman po dito tanim at mga gulay. Ayan, oh, mga dyan, oh. Pwede naman siguro makitanim dyan. Hindi naman po sa akin. Hindi, po namin tayo. Mabang walang nakatira, pwede naman siguro yan. Magpapaalam ka lang. Okay. Yan po, mga kalingap. Medyo naabutan na po natin ng konting tulong. Hindi nga alam po kalaki yan. At least ang katulong po tayo sa kanyang kalagayan. Nakakaawa po sitwasyon ni Ate Dedet. So, hindi na rin ako magtatagal. Pasensya ka na sa naiabot ko. At least kahit papalo makakapanawid gutom na yan. At sikap lang, at the same time, pray ba? Huwag kang makalimot tumawag sa Diyos. At malay mo, sa, alam mo yung iba, mga kwento nila na ipagawa yung bahay. Pray lang na may gamitin ang Diyos. At tulad po ng iba na nagkaroon ng bahay dahil sa pagsisikap at panalangin na sana may ibuin ng Diyos. Malay mo, walang imposible sa Panginoon. Magtiwala ka lang. O paano? Ano tuloy mong pangalan? Mary Grace. Mary Grace. Pero Det ang tawag sa... O sige, Det. See you next time na lang. Sana makatulong yan kahit papaano. Ano naman masasabi mo sa... Ay, marami po sa lang. Sana po nakatulong po tayo sa ibang Brother Paz ako. Brother Paz. Brother Paz. Brother Paz. Sige, Dedet. God bless. Thank you po. Walang ano man. Sige. Oh, mamera. Hello, mga kalingap. Tapos na po tayo. Ito po na kausap po natin si Mary Grace, aka Dedet. Maraming salamat po, mga kalingap. Mabuhay po kayo lahat. See you next vlog po. Salamat kay Ate Edna Merluza.
Tita London, Bisit Chen, Kamalang Sbali, si TV, Honey Lugol, Karaig Pe, yan. Salamat po sa inyong lahat, Josephine Portante. Huwag po natin kalimutan sa Portante, Mrs. Paz Pes. Salamat po kay Kuya Bal, at the end na vlog at Kalinga Pram. See you po next vlog. Salamat sa mga nag-like, nag-share, at sa mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming maraming po salamat. God bless po. See you. Bye-bye.